Kaya pwede natin magpatulong sa Eloy na spiritual mother, Mama Mary, kaya Jesus gave Mary to us as a mother. Okay, nakamali sagot niya. Yung sinabi raw ni Kristo kay Juan, masdan mo ang iyong ina. Masdan mo ang iyong anak. Pag doon naging mediator. Pastor, kung yung tanong niya. Masdan, Pag si Kristo hindi nagbigay ng resibo, pwede siyang hulaan. Kahit magmilagro pa siya. Kahit magmilagro pa siya, paniwalaan mo na lang yung milagro, merong nangyaring ganyan. Pero ang gusto ng Diyos, ang gusto ng Panginoon, at tinuro ni Kristo, tinanong siya ni Juan Bautista, siya na ba talaga? Nagduda si Juan Bautista, ang binigay ni, inisinabi ni Kristo, tiktak niyo yung mga gawa ko. Sabi ni Kristo, nag-quote siya. Nag-quote siya ng prophecy sa kanya. The blind see, the lame walk, ganyan-ganyan. So doon na-confirm ni Juan Bautista dahil sa scripture, yun ang protection sa mga bulaan eh. So, part yun ng pagtanggap. Yung kunay, Hudyo, rejected siya o tanggap siya. Pag hindi konektado sa scriptures, hindi iba yung tanggap. Ang tanggap, personalan lang yun. Parang kapti-kapti kundo. Michael, baka may share o tanong. Pwede rin mag-share. Pwede mo sagutin yung tanong nyo na iba. Hindi sana makakarili kasi pinawag ko pastor. Kaya mo lang. Kaya ako yung tanong ni sister, hindi pa talaga sagot niya. Then, ipapalag ko rin yun. Kasi, karamihan kasi natutong sa albayo, minsan pagdaan ko talaga sa simbahan ng Katoliko. Doon sila sa yung Maria, nakaluhod sila. Anong sabi ng Deuteronomy? Ayaw daw, huwag daw tayo mag-bow down. Bakit ginawa nila yun? Pangalawang question, bakit kailangan pa marami ng maraming mga idols dyan? Kasi yung paghanga, idol tawag na diba? Sabi ng Bible in John, 1 John 5:21, my son, keep yourself from idol. Anong ibig sabihin nun? Sa amin naman, simple naman, no? We recall in the Bible, merong idolatry. Yung mga false gods, wala kami dyan sa Simbahang Katoliko. Dalawa kasi klase ang images. May legitimate iconolatry sa Simbahang Katoliko, Pastor Pances, alam niyo yan, Pastor Gennard. We call it legitimate. For example, in the Bible, there is also legitimate images, like the images of the cherubims na inutos sa Diyos. Exodo 25:28-29, gumawa kang Moses ng cherubim, tapos doon sa gitna ng cherubim, ng rebulto ng cherubim, doon ko ibibigay ang mga ultos sa Israel. Ibig sabihin, doon ako mag-uusap sa inyo. In Numbers 7:89, doon na nag-iusap si Moses sa harapan ng cherubim. At doon din, nag-salita ng Diyos, ang boses ng Diyos sa Espiritu. Espiritu ang Diyos, hindi makikita. Pero yung boses yan, narinig sa gitna ng cherubim. Numbers 7:89. O sa Katoliko, yung mga larawan ng mga anghel yun. Kung sa mga santo naman, mga banal, nandiyan naman yan sa Bible, Ezekiel 41:17-20. The temple of the Lord in the later days, kulay ang prophecy, merong mga pictures or images of mga tao, lalaki at babae, mga santo at santa. Ang katuparan nun, Catholic. Nag-debate kaya, Pastor Menard, last time dun sa Manalipit, tinanong ko nga, yun simbahan nyo, yun ba ang katuparan? Sabi mo, yun, pero wala namang larawan yung kisa. So, yun lang. Question is, yung larawan doon sa panahon ng Old Testament, talagang may tinig ang Diyos, nagsabi nga,
gawin mo yung larawan na yan, nagaya sa panahon ni Moses, yung serpent, ipinapagawa nga doon, yung serpent brass. Tapos sabi niya, ang mga tao, pag nakagat ng scorpion, patingnan yung larawan na yan at gagaling sila. May tinig sila ang sinundan. Pero sa panahon ngayon, yung larawan ni Maria, larawan sa tuloy niya, may sinabi ba ang Diyos? Mayroon ba tayong mapatunayan na? May sinabi ang Diyos sa mga kaparian, sabihin mo sa mga tao kung larawan na yan. Very good question, Brad. Kaya nga, ang sagot ko buo, sabi ko, may inutos verbally, ginawa ng Moses sa pagkakas sa Israel. Meron naman by way of prophecy. Kaya I quoted Ezekiel 41:17-20, sabi na ng Diyos, ang simbahan niya, ang templo sa huling araw, may mga ribulto, may mga larawan. Yun ang katuparan na kami. Yun yung debate namin ni Pastor Maynard sa Manila. Sino katuparan yun? At simbahan ng end times na templo na may mga banal na larawan, sabi ng hula sa huling araw, darating ang templo, kami, katuloy po sila. Sabi ni Pastor Maynard sila, pero yun nga, nagtataka ko, walang larawan ng end times eh. Pwede ko ba makibasa yung talata? Talata yung sinabi mo? Oh, it's a prophecy. Old Testament. Sige, buksan niya, Pastor Maynard. Diyos ba talaga yun? Ezekiel chapter 41, verse 17 to 20, it's a prophecy. Ezekiel chapter 41, verse 17 to 21. Oh, chapter 41, verse 17 to 21. Kasi prophet sa Ezekiel eh. Hindi naman yung panahon ko. Pastor Maynard ka lang. Ayan. 17 to 21, Pastor Maynard. 17 na yan. 17 na yan. Okay. Sige. So, chapter 41 to 22. Oh, na yun, no? Oh. Oh. Tapos doon, may dalawang mukha, two faces sa Tagalog. May mukha ng tao. Oh, yun, yun, prophecy yun eh. Yan, ang tanong nun, sino naka-fulfill nun? Ang Catholic Church naka-fulfill nun, hindi ang church nyo. Hindi yan natin yung sinambaha, bilang Diyos. Ginamit lang sa pagsamba ng Diyos. Ito ang sinasabi ko, pero yes, yes. Oo. About ang sabi yun, wala ka nakita na video ng Kerobin yung sinasabi nun sa ano, sa Bible. Kahit sa aming nakasimbahan sa Manila, wala ka makita na picture nila. Pero nakikita ko lang yung mga sinasabi ng Lansens, yung sinasabi ng Maria, kung sino sa, yung Negro na santo nila galing sa Mexico, yung katulad ng... Ayaw. Bago yan, Negro. Negro yan. Asa na, katulad ng kasi ano yung tinusok dito ng karayom ni ano ano yan yung bago lang ni Pope yung bago yung patulis niya yung tinusok dito Pilipino Pedro Calusot ino sa iyo na pa San Lorenzo wala silang ginawang malaki kirubim na doon pero ginawa nila lithagan nila sa Catholic Church yung mga yan. Eh, mako-comment lang ako ah. Yung binasa niyo, prophecy, future temple sa Israel yan. Hindi yan na, hindi nga pare-pareho sa exactly sa Catholic Church. Wala naman lion sa ni Church na lion. Lion is simple kasi. Gusto mo lang inawin nyo. Simbolo ng santo. Para inawin nyo lang tayo. Tapos itanong ko, ang tanong ko na, bakit sinabi ng Diyos niyo, huwag kang sasamba. At sa Old Testament yan, sa New Testament mayroon din, na iwasan yung mga idolatry. Yung sinabi mo na mayroon kailangan magawa ng mga santo, nasa Hodyo yun, di ba? May utos din ba para sa mga Gentile? Tayo Gentile lahi, hindi tayo mga Hodyo. Utos din ba yan para sa mga Gentile? Yung Gentile ha? Una, hindi mo nga pwede kami partangan na Diyos yun kasi yung false gods, Diyos-Diyosan, yung kinikilala mong Diyos. Halimbawa, bahay-bahay, hindi talaga totoong bahay. Diba, laruan. Laruan lang yung bahay, hindi talaga totoong na bahay yun. Yun din ang Diyos eh. Si Pedro ba, si Maria, kinilala ba namin Diyos? Hindi. So hindi pwedeng Diyos-Diyosan yun. Kaya gaano po pa kami paratangan na Diyos-Diyosan yun? Hindi talaga Diyos-Diyosan kasi hindi namin kilalang Diyos yun. Yun niluran ba? Oh, yun ang punto. Bakit niluran namin? Kasi pagpipitagan namin yun, katulad ng picture ng misis mo, Brad, hinalikan mo, di ba? Buhay pa, hinalikan mo. O hindi yun ang picture mismo, hinalikan mo, patungkol yun sa misis mo na buhay. Halimbawa, ang misis mo nag-abroad. Nasa Bible ba yan? Brad, sa Bible ba yan?
kailangan halikan or sambahin yung ganito? Wala, nandiyan yung New Testament. New Testament ba yan? Hebrews 9.5, yung rebulto ng mga kerubin sa verse 21, ginamit sa pagsamba. Para halimbawa, para sa gentle ba yan? O, oh, tatapusin mo muna ako kasi New Testament to. Kasi sabi dyan, ginamit sa pagsamba, ang principle kasi ganito, tulad ng kalabaw, ginamit sa pag-araro ng lupa. Hindi yung kalabaw mismo ang inararo, kundi yung lupa. Yung rebulto ni Kristo, larawan ni Kristo, ginamit sa pagsamba kay Kristo, hindi mismo yung plastic o karton o kahoy ang sinamba ng Katoliko. Ginamit lang ito lang ang pagaling po sa larawan ng Isis mo. Yun ang analogy ko. Ginamit sa pagsamba, yung mismong sinamba. Iba yung ginamit sa pagsamba, iba yung mismong sinamba. Wala sa katekisim namin na ang mga rebulto sa sambahin isip bilang Diyos. Wala yung sambahin sa katekisim. Okay, Brother Michael, nandito yung tanong sa isa. Paalam na kami. Pag sinabi ng Bible na serve the Lord with all your heart, tapos sinabi rin na worship the Lord with spirit and truth. Bakit kailangan ng spirit? Bakit sinabi ba spirit with spirit and truth? Tapos sa ito kailangan meron. Bakit meron? Okay. Very good. Kasi sa Romans 9:4, ang tunay ng pagsamba ng mga Hudyo, ginamit din mga larawan. Hindi mismo larawan sinamba, kundi ginamit ang larawan sa pagsamba sa Diyos. Hebrews 9:5, tama 21. I think, Pastor Paul, okay, let's close our prayer. Pakiclose, Pastor Lucio. Pakiclose na lang. Bakit? Patay. Aming makapangyarihan at banal na Diyos, labis po kaming nagpapasalamat sa pagkakataong ito na lalong nagpahalaga ang inyong mga hinirang sa inyong mga salita.